Hi guys, for today's video, ito nga yung mga ganap-ganap natin nung itong mga nakarang araw. So ito na nga, buti na nga lahat, natapos na rin itong kaganapan na pa-book parade ng aking Junakis na si Aljur sa kanilang school dito sa San Pablo. So ayun na nga, una nga, naghanap kami ng talagang iko-costume niya, at dahil sa sobrang nga naman talagang malusog itong aking anak, ay na talagang nahirapan talaga kami maghanap ng mga ready-made na costume na kakasya sa kanya, kasi nakita niyo naman yung katawan ng anak ko, diba? So ayun na nga, dahil wala nga tayong makita na kakasya sa kanya, dahil talagang mga ready-made na costume ay talagang maliliit lang ang size, at ang sabi nga ng mga pinagtanungan ko ay kailangan talaga siyang pasadyaan at aabot pa daw yun ng 3 linggo. So ayun na nga, at dahil kailangan natin yan solusyonan bilang nanay, eh nag-DIY na nga lang tayo. So nakita niyo naman sa unang video, pinakita ko kung paano ko talaga hinimay, gumawa na lang, kumuha na lang ako ng inspo sa Pinterest na pinaggayahan ko, yung simpleng kayang-kaya lang nating makuha o yung madali lang para sa akin. Then ayan na nga, kami na nga rin talaga ang nag-design ng kanilang float. Actually nahirapan din kami sa paghahanap ng float, dahil talaga napaka-busy naming mga nanay, wala talaga kaming oras. Pero syempre para sa mga nakailangan natin paglaanan sila ng panahon gaya ng mga importanteng ganap na ito sa kanilang mga buhay, lalo na sa mga school activities. So ito na nga, dumating na nga ang araw na pinakahihintay ng lahat. Grabe guys, ang gaganda ng mga bihis na mga bata dito na sumali sa parade, at talagang lahat ay na-excite at nag-effort. O diba, nakita nyo naman, talagang full support kaming mga mami dito, na talaga na kami na ang nag-ayos ng aming float. At nakita nyo naman talagang na ang gaganda ng ibang mga float, ba? Diba? Ganon din naman yung sa amin, talagang yun ang best effort na ginawa namin. Talagang wala, mabilisan lang talaga kasi nga wala, nagkakahanap namin ng makukuha ng transfer. Thank to God at may nahanap din naman si CC. At buti na nga lang, at malapit lang dito din siya sa DECA yung nakuha naming float na aming nuren. So ito na nga yung ganap-ganap, talagang grabe, nakakaano talaga tong araw na to. Napaka ang aga ng nagsipagising, nag-prepare. Yung iba talaga dito, puyat pa. Gaya ko, puyat pa. Dahil akala ko nung gabi na to, meron akong kinabukasan dahil namali ako ng sulat sa calendar. So akala ko kasi November 24 yung cake na order ko, kasi naisulat ko siya sa that day. So ito na nga, para tayo na magandang presto para ma-video natin isa-isa yung mga float. Actually, based on the list, nasa 74 float ang nag-participate. So kung makikita nyo, hindi ko na rin siguro lahat na kuna. Kumuha lang ako ng magandang spot para makuha na natin from the start yung float na ayan dito sa parade, sa parade natin na to sa book week. So ayan, makikita nyo guys talagang yung mga mami or mga magulang na nag-effort para sa vlog. Talaga naman, di ba, talagang pinagastusan, talagang pinaghandaan na kahit sino naman talaga magulang, lalong lalo na para sa ating mga anak, ay talagang pag-e-effort na yan. Diba? May iba dyan, mga naglipas sa trabaho. Hi. Yung iba nag-undertime pa, gaya ni CCM, na ilang days din siya nag-undertime para makapag-prepare kami, para naman kahit, di ba, maiyan namin yung mga anak namin na meron silang masuot. Di ba, kanya-kanya talagang diskarte bilang magulang. Ayan, si Aladdin, naka-pushcart si Mami. Ang galing talaga ni Mami. Yung mga ganitong efforts ko, mga kids, nakita nyo naman kung gano'ng nag-effort ang mga magulang ninyo, na sana pag laki ninyo, makita nyo itong mga videos na ganitong mga nagpa-vlog, mga nakatutok sa inyo, mga cellphone, na talagang sa sobrang pagmamahal ng mga magulang, di ba, para sa mga anak nila. Ito, di ba, kita nyo, bongga, di ba, talagang hindi rin biro yung mga ganit, talaga pinaglalaanan nyo ng budget, ng panahon, ng oras, talaga namang lahat ay gagawin ng isang magulang para naman talagang ibigay ang ikasisiya. At syempre, ikakaano ng mga experience na ganito ng mga anak nila. So ayan, nakita nyo naman, isa-isay natin, ang gaganda. Yung iba talaga dito yung mga float na ready for rental na may mga nakuha na sila. So happen lang kasi yung sa amin eh, nag-decide na lang kaming mag-DIY, na kami-kami na lang yung mag-decorate. So ayun, kahit paano, ang layo rin ang inigot dito. Talagang bumaba ako dun sa e-bike na niren. Malaki din kasi yung e-bike namin, talagang kasya kami, na kahit kami mga mami ay nakasakay. Ay, di,
Boutique. Shoutout. Ayan, so, ay, ganda rin mga floating na ito si Zaira Frozen. Ayan, mandaming mga taga-teka dito na estudyante ng San Pablo. At talaga namang lahat, nakita ninyo, ang gaganda ng mga diskarte na paggawa nila ng float, ng para ano natin, ma-survive itong mga ganitong school activities ng kanilang mga junaki. So, di ba? So, ayan guys, pakita ko lang. Actually, hindi ko na yata natapos yung iba dito. Pero yung mga nasa dulo kasi na nasa parade or nasa mga float is mga nakakalesa na. O, di ba? Nakita nyo yan? Talaga yung mga worth ng kalesa na yan. Nasa 3-5 yata yung rent lang ng kalesa. Wala pang decoration. Tapos yung mga ganitong ready-made na float na mga nagre-range din siya ng ganun based doon sa mga ito din float na ano, diba? Punuan niya. Behind the story. Pero kita nyo naman, diba talagang kagandahan nakakasakay din kami na kahit umikot yung ano, yung buong ruta, eh hindi kami mapapagod maglakas. Kasya kami, lahat kami, di ba? Apat kami nag-sharing sa float kasi eh inako na namin si Jamie dahil wala pa nga, hindi siya nakahanap or talagang sa sobrang busy ng mga mami, minsan talagang hindi na natin makapag-fulfill. Pero buti na lang talaga, eh syempre, kagandahan ng loob na lang natin na ako inoampunin natin sila. So anytime naman mga ganito, para sa mga kids na kahit paano eh hindi naman sila magmukhang, di ba, may masakyan pa rin sila, talagang inampun namin sila. So ayan, nakita nyo yung mga ganyang ready-made na float. Naglalaro yan ng mga 2-8 to 3-5 na rent sa mga nagpaparent ng ganito. O di ba, ang gandang inegosyo nito, parang gusto kong karerento. Pero kasi seasonal yung mga ganito eh, syempre ipaparada mo yan sa isang malaking ano, dapat meron kang warehouse or parking slot na para iparada yung mga ganyan, di ba, yung magpe-preserve ng mga ganyang decoration mo kung inibibusiness may. Pero maganda siya ha, talagang instant money yung mga ganito, di ba, binigyan kayo ng idea. So ayan yung iba naman, balons na, o ayan, Blippi yata ito yung mga gantong ano, Blippi, mga Disney characters kasi ang team natin ngayong book week ng San Pablo Apostol Learning Center. So ayan, nakita niyo yun, mga ito si Jasmine, oh Aladdin, oh di ba? Si Alice, ano ba yan pangalan nito? So yung Mulan, iba-iba, mayroong Cinderella, Beauty and the Beast, Frozen, Superman, Pinocchio, lahat ng ano, Disney princess or lahat ng mga characters sa Disney or sa books na character na alam ng mga kids talaga. O yan, oh di ba, ang gaganda ng mga float na talagang yung mga decoration na ganito, Diyos ko, hindi yan basta-basta, kumbaga talagang pinag-isipan yung mga ganyang idea. Pero I think yung owner nito talaga pre-preserve nila to kasi for rentals nga talaga siya. Pero syempre wala ka nang iintindihin kung gusto mong sasakay na lang yung anak mo, ito talaga. Pero syempre budget wise talaga yan, kailangan mo siyang paglaanan. So sa ginawa kasi namin, nag DIY na lang kami, kanya-kanyang discarte na lang. Ito mga balloons na nga lang, yung iba flowers na lang na artificial, yung iba nagkalesa, yung iba bongga, naka-four wheels pa, o yung iba e-bike. More on e-bike din yung nakita namin dito. Tapos yung mga, yung classic, yung mga ito pa, jack sidecar. Ayan, kasama din yan sa mga nirit. O, di ba ang gaganda? O, di ba? Ayan, pakita ko lang sa inyo, guys. Wala na akong masabi. So, ayun na sa DIY prince costume ng anak ko. Talagang binusisigot. Chinaga ko siyang matapos. So, ayun na nga, after ng ruta namin, Velasquez lang naman. Ang ruta, naging ruta naman, Ugbo, Velasquez, Barona, Kapunong din. Pabalik na dito sa simbahan ng San Pablo. So, ayun na nga, picture lang yan sila dito sa bardagulan na ang mga mami at mga papi, ang mga tatay dito na magpicturean sa mga anak. Syempre, ito yung mga one of the best moment na mga anak natin na syempre, once in a lifetime experience lang nila na dapat talaga eh, ayan, bigyan natin ng oras at panahon. So lahat, kahit busy tayong mga parents, di ba, talagang yung mga ganitong moment. Ako, hindi ko talaga ito na-experience yung bata ko. Kaya talagang gusto ko kung ano man yung mga bagay na hindi ko naranasan noon, eh, maranasan naman ng mga anak ko. So yun lang. So talagang napakaaga nang naging parade nito. 7 a.m. Nag-start na yung ano ha. Mga 7:15 to 7:18 nag-start nang lumakad yung parade. So imagine, yung iba talaga dito, puyat pa.
nag-prepare, 'di ba? Yung iba napakaagad dumating, nasa 74 kasi nasa list na participant ng mga sumali dito sa parade, and I think talagang iba nag-solo, yung iba may magkakasama. O 'di ba, nakita niyo naman yung excitement ng mga magulang para picturean yung kanilang mga junaki. So, thank you so much din sa San Pablo Apostol, mga ganitong school activities. Nagkataon lang din na meron kasing kasabayan na event doon sa may court, kaya talagang nag-crowded dito. Buti na nga lang at napakalaki ng, napaka-spacious nitong San Pablo Apostol na to, na kayang i-cover yung mga ganitong event. Diba? Napaka, ano niya. So, yun lang for today's video, guys. Maraming maraming salamat at congrats sa lahat ng mga parents at sa mga kids na talagang alam ko ang sasaya nila kanina, na bihis sila at talagang ayan, sige, picture-picturean, takbo-takbuhan. So ayan ang gaganda nilang lahat. So yun ang masasabi ko, congrats sa ating mga mommy at daddy na nag-effort para sa ating mga anak, sa lahat ng mga binibigay nating mga na nakaka-proud, syempre, diba, kahit medyo nakakalungkot kasi may mga ilan din mga classmate na hindi yata nakasali kasi hindi daw masikaso. So yun lang talaga minsan yung mga ganitong ano, talagang kung kaya naman natin gawan ng paraan na syempre kailangan din yung budget, at kung talagang hindi naman kakayanin, yun lang talaga medyo nakakalungkot ko. Kaya ako talagang binigyan ko talaga ng time si Aldrin na makasama sa mga, kasi first time niya rin ma-experience, kasi diba nga sa ilang taong naging pandemic, ngayon na lang ulit nagkaroon ng mga ganitong activities sa school na outdoor, at talagang nag ano na talaga yung ating ano na wala nang pandemic or COVID, na talagang back to normal na talaga tayo. So yun lang ang masasabi ko. Thank you so much sa lahat ng nagtitiwala or sa mga manonood. Congrats sa ating mga mami. And of course, syempre, ingat pa rin tayong lahat, guys. Thank you so much. At please support pa rin po Cakes ni Lay at iba pa. Lalo na nitong magpapasko na, mag-orderan na kayo. Yun lang, guys, for today's video. Bye-bye. Please pakitapos nyo na lang po. Malapit na matapos yung video na to. Bye-bye. Nakaligan na.